ng i-vlog tong paano ko kumuha ng police clearance ito sa Taipei. So gusto ko siyang i-vlog. So panoodin niyo hanggang dulo yung aking vlog. And it goes a little something like... So yun na nga mga besh, experience ko na kumuha ng police clearance dito sa New Taipei, kasi dito ako nakadestino, dito na ako nagtatrabaho sa New Taipei. So first time ko kumuha ng police clearance dito sa Taiwan kasi may paggagamitan ako. So ang experience ko na pagkuha ng police clearance dito sa police station dito, malapit lang dito sa pinatatrabahoan ko. So may malapit na station dito. So ang ginawa ko nung una is para sa para hindi na ako mahirapan, nag-online ako. Kaso marami kasi pinipirmahan-pirmahan. So parang medyo nahirapan ako sa online. So ang ginawa ko na lang mga besh, pumunta ako ng police station dito sa amin, sa New Taipei. So, nag-inquire ako, nagtanong ako, at buti na lang, yung police na napagtanungan ko is marunong mag-English yung napagtanungan ko. So, laking pasalamat ko kasi hindi ako nahirapan magsalita kasi medyo hindi pa ako marunong dito makapagsalita. Hindi pa ako masyadong nakakaintindi ng salita nila dito kasi medyo mahirap intindihin. So, yun, nagtanong ako kung paano kukuha ng police clearance. And then, in-assist niya ako sa station, dito sa police station sa amin, in-assist niya ako at tinanong niya ako kung saan ko paggagamitan yung police clearance. So, ang sabi ko naman is pang all-purpose siya, pang private documents ko. So, sabi niya ganun, sige, sabi niya, hiningi niya sa akin yung, sabi niya, dala mo ba yung passport mo at saka IRC? So, dala ko naman yun kasi alam ko naman na talagang kailangan yun. So, dinala ko talaga siya. Tapos, ang kinuha lang sa akin is yung passport ko. So, yung passport lang yung kinuha niya sa akin, pero yung IRC hindi niya sa akin kinuha yun. So, bago niya kinuha yun, may pinapirmahan siya sa akin na papel at doon ko napirmahan lahat. Ayun na nga mga besyo, nag-fill up ako doon sa form na binigay niya sa akin. So nilagay ko yung pangalan ko, yung birthday ko, at saka yung passport number ko, at yung importante nationality natin is Filipino, tapos place of birth. Yun lang naman ang mga pinirmahan ko doon, wala namang ibang hinanap siya. So, hindi naman ako nagpirma doon ng pangalan ng employer ko. So, hindi ako nahirapan. So, ang ginawa ko, pagka-fill up ko, binigay ko sa kanya, sinerox yung passport ko para, tapos binalik din sa akin yung passport ko pagka-serox. So, sabi sa akin nung police sa akin na balikan ko siya after 3 days kasi 3 days daw yung releasing niya. So, babalik daw ako ng after 3 days kasi kumuha ako ng Friday. Friday ng hapon ako nakakuha ng police clearance. Pumunta para nag-fill up pala. Stop! And then, nagbayad ako ng 120 ang isang copy. So, dinalawa kong copy ang kuha ko. Dalawang copy yung police. Gunggong! Barili kita sa mukha eh! Clearance. Dalawang copy ang pinaka para may reserva ako ganun. So, yun nga, kumuha ko ng ganun. Pagkatapos ng ko, eto siya, ayan na siya. So, laking pasasalamat ko kasi nga, nakakuha ko agad ng police clearance. Kasi, first time ko lang kasi, siyempre, kinakabahan ako. Akala ko hindi ako mabibigyan, ganun. Kasi, siyempre, first time mo, hindi tulad sa Pilipinas na medyo, kahit papano, di ba? So, yun nga, nakakuha ko kasi, kailangan ko kasi siya. At, may paggagamitan kasi ako. At itong police clearance na to is, hindi siya English ha. Hindi pa siya English. So, pinatranslate ko siya ng English. Pinatranslate ko po siya ng English, mga besh. Para at least, hindi na siya... Kasi may paggagamitan ako. Actually, talaga may paggagamitan ako nito. Kaya pinatranslate ko na rin siya ng English. So, ang binayad ko is 3-4. Pag-transfer. Hindi na sa station. May kakilala ako ditong nirefer sa akin dito na nagtatranslate ng English. Ng police clearance. So, pinatranslate ko na rin siya. So, nagbayad ako ng 3,400 NT. Ngayon, lahat na yon. So, hinintay ko siya ng 6 days at dumating naman din siya akin after 6 days. So, eto na siya. So, yun na. Nakakuha na ako ng police clearance ko dito sa Taiwan. For the first time nakakuha ako. So, kasi kaya kumuha kasi ng police clearance kasi may paggagamitan akong importante at pinatranslate ko talaga ng English. So, yun lang masishare ko sa inyo mga besh. Pero hindi na rin ako nakapag-video pumunta doon kasi nga baka bawal. Natatakot din ako kasi syempre police station yun, di ba? Baka bawal mag-video-video, di ba? So, yun lang makuwento sa inyo mga besh. So, yun nga mga besh. Ang maibabahagi ko lang sa aking experience sa pagkuha ng police clearance dito sa Taiwan. Yun lang naman yung experience ko. At napakadali niya talaga kumuha ng police clearance ito. Hindi siya napakahirap na hindi tulad sa iba na mahirap talaga kumuha ng police clearance. Sa akin is para sa akin sa experience ko is mabilis talaga siya. Mabilis 3 days lang. At mababait naman yung mga ng police station natin ng police. So, hindi ako nahirapan. Maraming salamat. Thanks for watching and please subscribe and like and comment to my YouTube channel and mag-subscribe na din kayo. Salamat.